हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ग्रेट रेबन एबीएमई। कुमस्ता कायो? Good afternoon, sir. ओके, Good afternoon po. यस। लिमिट ba kayo na tayo ay may ano to na may virtual class tayo today? Hindi naman. Hindi naman po, sir. Ah, very good. Okay, balita ako, kompleto kayo pag nag-virtual class kayo sa ibang mga teacher. So, I hope more than 50% man lang ma-reach natin today, ano? Yes po. Okay. So, while waiting dun sa ibang participants or sa ibang classmates nyo, tayo magsimula na. And let us start with the prayer. Lagyan natin ang presence natin sa presensya ng Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teacher. May we appreciate his effort in imparting his knowledge to us. May we participate actively in the discussion and activities so we could learn more while having fun. May we value each other's contributions as a building block towards harmony and peace. Grant that as we interact with one another, we recognize that fact that our learning activity should be accomplished for your greater glory. Grant that we recognize you in each of our classmates and teachers. As we leave for home, we pray that you keep us safe from harm and illnesses. And we would be able to apply correctly what we have learned from school. All this we ask in your powerful name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. So, lahat ba Christian? Lahat. Walang nag-sagot ng hindi. Okay. So, first meeting natin. Ano bang common na ginagawa pag first meeting? Okay. Bigay ko sa inyo muna yung ano ha, yung link ng attendance. Okay, para may record tayo kung sino ang participant natin today. Doon sa chat box nyo, ma-access nyo doon yung ano, yung link for your attendance. Nakita nyo na? Nakita na? Hello? Okay na po, sir. Ah, okay na. Sige. Okay. Abang ongoing yung discussion natin, you can provide information that on that link, ano, and mag-register kayo as present today. Okay? And I will show you the objective of our lesson. So our subject is business mathematics. Of course, since pag-aaralan natin ay mathematics and the application of math to the business. Napaka-importante nito since kayo ay mga estudyante ng ABM. And hopefully pagdating niyo ng college, kung kayo magka-college ay hindi na mabago yung strand niyo today o ngayon. Para hindi na mas maging mahirap ano, and hopefully magtuloy-tuloy kayo sa mga business related courses such as accountancy or management. Okay, so for module 1, the objective of module 1 is for you learners
to, you're able to express fractions to decimals and percent forms and vice versa. So pagkatapos ng lesson natin na to, in-expect na kaya nyo nang i-transform yung figure in fraction or figure in decimals and the figure in percentage among the three categories, ano, such as fractions, decimals, and the percent or percentage. And another objective is you as learner can give real situation to illustrate fractions, decimals, and percent or percentage. And of course, to solve problems involving fractions, decimals, and percent. So yun. Bibigyan ko muna kayo ng isang online activity. Wait lang ha. O, pagalingan kayo dito ha sa isang online activity natin na to. Ready ko isa, no, sa chat box and isi-send ko yung link. Okay. Sige nga, try natin. Nakita nyo na? Paminsan-minsan pwede naman kayo mag-open ng ano ng microphone nyo para at least mausay yung conversation natin, ano. And feeling ko kasi nasa booth ako ng radio station dahil nagsasalita ako ng walang interaction or kausap, ano. Sige po, sir. Yan. Okay. So lahat ba naka-access? Apo, sir. Okay, sige, tingnan natin. Mamaya sa leaderboard na. Hindi ko lang po alam doon sa iba po. Pero mamaya makikita natin kung sino yung ano, yung mga nag-participate doon and titingnan natin yung score. So far may 20 participants na tayo. Okay, check natin ha. Okay, tapos na si Renaline Masaho. Renaline, nakikita mo ba sa screen yung name mo? Yes po, sir. Congratulations. Meron kang perfect score. Thank you, sir. In less than 1 minute, ano, nasagutan mo ng kompleto at perfect yung sagot mo. Na-review ko na po kasi, sir, yung module na binigay niyo. Ay, very good. Oo. Yun nga. Nasagutan mo na lahat, pati yung mga exercises. Tsaka po yung activity, sir, nasagutan ko na po. Akala ko po kasi ipapasa agad. Okay, oo. Anyway, ayos yun para hindi ka matambakan ng ano ng trabaho. And kaya nga po, sir. Pwede mo akong tulungan sa pag-ano, sa discussion. Saan ka ba nag-ano? Saan ka ba nag-grade 10, Renaline? Ano po, Eastern Quezon College po. Ah, okay. Ayun. Bakit? Since iniintay natin na matapos yung iba, ano? Hopefully, ongoing yung participation nila. And ano muna tayo? Kwentuhan muna tayo. Ano?
Sige po, sir. Anong pwede ko bang malaman ano ang ano yung reason kung bakit sa mas nagustuhan mong mag-transfer sa gumaka na sila ng high school? Para po ma-experience yung new environment, sir. Ah, okay. So, ikaw ba ay from kinder sa EQC na nag-aaral? Hindi po, sir. Scholar lang po ako nung simula grade 7 hanggang grade 10. Ay, okay. O, isan ka nag, ano, nag-elementary? Barangay Villa Victoria po, sir. No, nakarating na ako doon. Where, sir? Oo, papuntang ano, papuntang mata sa bundok. Okay, parang nakikita ba nung iba kung ano, kung may nag-participate pa? Sa akin kasi si Renaline lang ang nagre, ayun, okay. Apat na. Oh, congratulations. Kila ano? Kina Micaela. Micaela Coffee. Oy, coffee. Magkakape na tayo. Kay Jay Raven, Lihana, kay Rochelle Kapilit. Oh, perfect score sila lahat. And so far ang may pinakamabilis na ano na pagsasagot ay si Micaela. 7 almost 18 seconds lang nasagot na niya. Sir, yes. Sir, pwede bang mag... Oh my God. Pwede mag, ano, mag-retake bakit ulit? Po pwede. Sa akin? Pwede ka naman mag-retake. Kasi po, sir, ano po, wait, ganito lang, hindi ko po ma-share screen. Kasi po, nag-ano po siya, nag... Parang, hindi ko po siya sinagutan, pero naglagay po siya ng sagot, pero mali po lahat. Ba't ganito? Oh. Ay, anyway, okay lang yan. Hindi naman siya graded, ano, at least... Meron din tayong lesson na natututunan and at the same time tayo ay nag-enjoy dun sa ano sa gamification. Okay po sir. Kasi kung at least, hindi na ano kayo na mali lang. At least nakaka-intero kayo and then at least nalalaman niyo na mayroon na mali kung yun ang ilalagay and then alam niyo na tama kung yun ang ilalagay. Ano? Sir, excuse po. Po sir. Thank yes, sir. Po. Arganda po. Okay, Miss Arganda. Pa-accept daw po si ano, si Carla Katay-tay. Ayan. Okay na? Naka-ano na siya, naka-join na siya. Wala nang pending eh. Thank you po. Okay, welcome. Okay. So proceed na tayo sa lesson natin ha. And okay, check lang natin na isang beses ulit ano kung sino yung mga nag participate. Okay. So meron tayong 8 participants ano. O pwede kayong ano, pwede kayong tuloy-tuloy na participate diyan. Ha? Tapos na po ako, but wala pa po. Sino tapos na? Mando po. Okay. Check natin ha. Tapos ako po sir din, tapos na po pero zero po yung score ko kasi po. Kasi napapupo ako tapos. Oh. Okay, sige. Baka naman nag-update lang yung ano, yung server niya. Anyway, makikita naman natin siya ano. And balikan lang natin yung ano, balikan lang natin yung attendance natin. So far, we have 11 responses ano. And ay sir po. Ha? Hindi po ako makapag-attendance kasi po naka-hotspot lang po ako, nasira po yung wifi namin, hindi ko po ma-open yung link. Mm-hmm. Okay. Oh, sige. Importante na nandito ka ngayon at ano, nag-attend ka ng virtual class. Pero check natin ha. Ang nag-join sa attendance natin si Reneline, si John Darrell, Princess Icy, Kate, Margaret, Shella May, Jay Raven, Kirby Nicole, Jeneline, Jane, Ulysses, Angela, and Micaela. Ano? May 11 participants tayo. And then, check natin kung ano yung mga expectation nila for our lesson today. Ano? So, sabi nung isa,
I expect to learn something new that I didn't know and acknowledge me more. Yan. So yung isa ang expectation on about fraction, yung iba on how to do math business. Yon. Ay, importante ang mathematics sa business. Ano? Kung paano natin malalaman kung paano tayo kikita, kinakailangan natin gumamit ng mathematics. Ano? So, like how to make decimals into percentage. Ayan, pag-uusapan natin yan, pag-aaralan natin yan. Ayan. So, I expect to learn the topics involving fractions, decimals, and percentage. Different kinds formula in 8 problems. Ayan. Oh, possible yun. Ano? May mga formula talagang iba't ibang problema. Pero sa ngayon, ang focus lang natin ay all about fraction, decimals, and percentage. Okay, to learn more in this subject. And ito pa, I expected that I will learn more about fractions, decimals, percentage, and also I want to learn about solving problems. So halos pare-paras ang ano, no? I am expecting to learn the fractions and decimals even though we already discussed this during high school. I want to expand my knowledge in this lesson. And I expect to learn easy way to convert fractions to percentage. Siyempre, pinakamadaling paraan naman ng computation about mathematics is using computer or calculator. Ano? Pero, siyempre, importante na alam din natin yung basic, alam din natin yung manual. Di ba? And what if yung mga gadgets natin, yung mga calculator natin ay nag-malfunction, nasira, alam natin kung paano natin siya kinocompute. Okay? So, ito yung mga expectations nyo for today. And let us continue the discussion about the fraction, decimals, and percentage. Itong exercises na to, kung sinagutan nyo, mas maganda. Ano? And medyo advanced na siya ng konti doon sa lesson natin. Pero tama yung binanggit nung isa sa inyo kanina doon na napagdaanan nyo na ito nung high school, nung grade, nung junior high, and even yung iba ay noong pang elementary. Ano? So basic lang talaga to. And although basic siya, eh, ginagamit naman siya sa mga business transactions. Yeah. Oh, ito. May another activity dito pero hindi na natin siya gagawin. Ano? And medyo as in madali lang naman 'to. Kagaya ng instruction dito, to determine the 1/2 of this rectangle, ina-advise lang na kulayan ng pula. Ano? Yung 1/8 ay blue, yung 3/8 ay black. So skip na natin 'yan. Dito na tayo sa what's new. Ano? And ito talaga yung ano, focus ng discussion natin about fractions to decimals. So sino sa inyo ang nahihirapan to convert fractions to decimals? Kumaya. Meron ba sa inyo nahihirapan ng conversion ng fraction to decimal? Wala naman ano. Anyway, siyempre baka mayroong nahihiya dito sa ating module na sinusundan, laki-lakihan natin ng konti. Mas kita na. Sabi dito, changing fractions to decimal. When a fraction is converted to a decimal, it will be one of two forms. Plus, kapag ang fraction ay i-convert mo into decimal, dalawa lang pupuntahan niya. May tinatawag tayong terminating decimal at saka may repeating decimal. Anong pagkakaiba ng dalawa? Meaning, yung terminating decimal, siya ay may end. Or, wala siyang remainder pag ginamit mo ang division. Unlike the repeating decimal, wala siyang katapusan. Inuulit-ulit lamang yon. Ano? Okay. Dito sa halimbawa na binigay, to change the fraction to a decimal, it will be divided
the numerator by the denominator. Division na ginagamit dito, class. O, di ba? Ang basa natin dito ay 3 over 8 or 3/8. Tama? Okay. Pero, may equivalent value siya into a decimal. Paano siya gagawin? Di ba, from elementary, pinag-aaralan natin to. Nakikita natin itong nasa screen. Okay. Para i-convert natin yung 3 over 8, yung numerator na 3, siya yung nasa loob nung equation. At yung denominator na 8, siya yung nasa labas. Di ba ano? Ngayon, ang tanong natin sa ating sarili, sir, pwede po bang hatiin yung 3 nung 8? Basically, pwede mo siyang hatiin. Pero, ang thinking natin, pag maliit yung hahatiin, kumpara sa malaking panghati, hindi po pwede. Ano? Okay, paano gagawin? Maglalagay tayo dyan ng decimal point. Ano? And, add lang tayo ng zero. Actually, andyan talaga yung zero na yan eh. Invisible lang siya. Ngayon, magiging basa natin dyan ay 30, di ba? 30. Ngayon, yung 30, pwede mo na ba siyang i-divide ng 8? The answer is yes. Ano? Tama? So, may ilang 8 dun sa 30? The answer is 3. Oh. Kaya lang, maglalagay ka na ng point dyan. Dahil dun sa original na 3, hindi kayang hatiin siya, kaya 0. Kaya 0.3. 0.3 times, sabihin na natin, 3 times 8 is equal to 24. Kaya siya naging 24. And, of course, 30 minus 24 is equal to 6. Di ba? And sabi natin, yung 0 na yan, nandiyan na yan eh. Ano? Ipinapakita lang yan para makompute natin. So bring down 0 and then 60 divide 8, sabi doon mayroong 7 na 8 dun sa 60. So 7 times 8 is equal to 56, kaya yun 4 ulit. Ano yan, hanggang sa magpaulit-ulit na yung 40 divide 8 is equal to 5. 5 times 8 is equal to 40, then 0. O kaya, ito yung tinatawag na terminating decimal. Na may end siya. Natatapos siya. Ano? Okay. So, unlike dun sa repeating decimal, ito naman yung example niya. So, paano din kinoconvert yung Okay. Ito yung example, ano, pangalawang example. Change 7 over 11 to decimal. Same process din ang gagawin. Ano? Division din ang gagamitin. And isosolve natin. Kagaya ng ano, ng ipinapakita dito, itong 7 over 11 daw ay equivalent to 0.6363. So, anong gagawin? Siya ba'y ating i-compute ng tuloy-tuloy? Hanggang sa dulo ng walang hanggan? Natural, hindi. Ano? Sufficient na yan. Sufficient na yan ganyang number. At ang tawag dyan, since siya ay repeating decimal, class, since siya ay repeating decimal, yan. Lalagyan mo na lang siya ng benculum. Ano yung benculum? Itong benculum, siya yung nilalagay dun sa ibabaw nung repeating number or repeating decimal. A benculum, a horizontal line drawn over a group of terms in a mathematical expression to indicate that they are to be operated on a single entity by preceding or following operator.
So nasusundan ba ito? Hello? Opo. Okay. So wait lang. Medyo mahirap talaga sa ano sa virtual class kasi hindi natin nakikita yung kausap natin ano. Pakiramdam ko talaga ako ay nag-a-ano sa lang sa radyo. Ayan. Okay, pero clear naman yung audio? Nasusundan naman? Opo. Okay. Opo. So, walang question dito. Wala nang question dito kung paano kino-convert ang fraction into decimal. Wala na, no? Okay, wala basic na. Lang. Diba, ganun din naman, napag-aralan na natin. Ang nadagdag lang sa atin, siguro, ay yung word na binkolum. Yung binkolum, ito yung bar, yung guhit lang sa ibabaw, parang pandong lang. Ano? It signifies that the number is repeating. Paulit-ulit. Hindi na siya, walang kabuluhan kung siya ay iko-compute mo pa ng tuloy-tuloy. Ito ang nagsasabi o nagsisignify na yan din yung makukuha. Kaya lalagyan siya ng binkolum o yung dash sa ibabaw ng number. Ano? Okay. So, same dito. Ano? Same dito. Pero ano ang pagkakaiba nung binkolum na one digit at saka binkolum na two digit? Dito sa una example natin na ang binkolum ay para sa two digit. Kasi ang repeating number niya, ang mangyayari dyan, after ng 3, 6 uli. And after ng 6, 3 uli. Kaya yung dalawa ang iyong bibigyan ng lalagyan ng pandong. Dito naman, sa kasunod na example, pag in-change natin yung 1 over 6 to decimal, ang nauulit lang dyan ay yung 6. Ano? Okay. Bakit? Paano nangyari uli? O yung numerator na 1, siyang nasa loob, yung denominator nasa labas. Since yung 1 ay mas maliit sa 6, hindi po pwede. So ang quotient niyan 0 agad, ano? Kaya ang after ng 0 point. Okay. Doon sa numerator mag-a-add ka ng 0 para maging mukhang 10. 10 divide 6, di may isang 1. May isang 6 doon sa loob ng 10, kaya ito yung 1. Ano? So the answer is 6. Dito medyo hindi lang maganda yung pagkakatapat-tapat, ano. Itong 6 na to nakatapat dun sa unang 0 sa left side. Yan. Yan. Ang katapat nito li di 4 3, yan. Ano? So 4 bring down 0, 6 40 divide 6 di 6 is equal to 36. Ano? Paulit-ulit na lang siya ng paulit-ulit. Kaya ang binkolum hindi mo siya ilalagay dun sa dalawang 6, bagkus dun sa isang 6 lang kasi yung number 6 lang yung paulit-ulit. Ano, kaya dun mo lang ilalagay yung binkolum o yung pandong. O ito naman, kasunod na example. Change 4 and 3 fifth to decimal. Okay. Anyone, kung sinong gustong mag-discuss para at least marinig naman ng boses yung iba. Para dito sa example na to. Sinong gustong mag-discuss? Huwag mahiya. Privilege niyo 'yon, dali. Wala? Hello? Hello? Pass po ako, sir. Pass? Bakit pass? Pasko na ba? Malapit na ang Pasko? Sir, ako po. Ay, sige. Oh, ito ano? Patry lang po. Oo, sige. Sino ito? Si? Carla Katay-tay po. Si Miss Katay-tay? Opo. Si, okay. Huwag kayong mahihiya. Pagka may mga ganitong opportunity, i-grab nyo. Ano? Hindi naman si sir nagagalit na, sige, ikaw na nga dito sa unahan. Ikaw na magsalita dito. Hindi. Kasi, medyo nasa ibang sitwasyon tayo ngayon. Hindi ko kayo nakikita.
Hindi ko rin ko kayo naririnig. So ito yung pagkakataon para at least marinig ko yung boses nyo, marinig ng boses ng mga klase nyo. Ano? Sige nga, ito si Miss Katay-tay, siya yung ano mag-explain nung example. Sir, pwede pong Tagalog. Oh, sure. Pwede ah. Oo. Sige. Yung 4 tapos 5, pinag times tapos pinag... Yung nasa taas, anong tawag din? Numerator, pinilas kaya naging 23. Tapos yung denominator, hindi na mababago, nasa baba lang. Tama po ba? Okay. Sige, continue. Mm. Tapos, pinag-divide. Mm-mm. Meron tayong 4 na 5 sa 23, kaya naging 4 yung sa taas. Mm-mm. Tapos, 4 times 5 equals 20. Mm-mm. Tapos, 23 minus 20 equals 3. Tapos, and then mag-add tayo ng 0. Tapos, i-bring down. Tama ba? Mm-hmm. Tapos, 3 times, at 30 times, 30 divide 5 equals 6. Tapos, 6 times 5 equals 30. And then, yun na po, 0 na. Okay, 30. Sige ko. Okay, congratulations. Virtual clap para kay Miss Katay-tay. Yun, no? Narinig mo ba ang palakpak? So yun yung gusto nating mangyari dito sa ano sa mga ganitong type of discussion and lesson. Ano, gusto natin interactive kahit tayo nasa malayo, parang din tayo nasa classroom na pwede tayong mag-participate. Ano? Pwede rin kayong mag-object kung sa tingin niyo ay mali yung sinasabi, ano? Ayan. Oh, ito class sa fraction, tama yung sinasabi ni Miss Katay-tay, ano? Ito ang tawag natin dito sa 4 and 3 fifth na to, ito ay, di ba, mixed number? Or mixed fraction, di ba? Okay. Ngayon, yung 4 and 3 fifth is equivalent to 23 over 5. Over 5. Ano? Paano siya nangyari? Di ba itong 23 over 5 nito, siya ay improper fraction ang tawag. Tama? Opo. O, tama. Ano? Paano siya nangyari? Ulitin ko lang yung binanggit ni Miss Katay-tay. Ano? Para siya maging improper fraction at makuha yung 23, ang ginawa, yung whole number na 5, minultiply mo nung denominator na 5, is equivalent to 20. Tapos, i-add mo lang yung numerator na 3, kaya naging 23. At yung denominator mo na 5, hindi siya nababago. O ngayon, di ang sabi mo, pwede ko nang isunod dito yung division para makuha ko yung decimal equivalent or value, di ba, no? O, di yun. Sabi natin kanina, yung numerator mo, yun, siya nasa loob, yung denominator mo, siya nasa labas. O pwede bang i-divide yung 23 ng 5? O pwede, di ba? Actually, kahit hindi mo na siya kwentahin, dito sa mixed number pa lang, makita na natin, merong whole number na 4 eh. May 4 na agad doon, di ba? O, yun, 4. 23 divide 5 is equal to 23 divide 5 is equal to 4. 4 times 5, no, 20. 23 minus 20 is 30. Bring down 0. Yun. Ito ay terminating decimal. Ano? At itong 4 and 3 fifth is equivalent to 4.6. Oh, hindi kasama yung isang period sa huli, ha? Yun ay statement lang, kaya may period. Ano, baka kayo ay malito. Ha? Nasundan? Opo. Yes, po. Okay, sige, opo. Thank you. Okay. So, okay, proceed tayo sa ano, sa... Okay. Sige, bago tayo mag-proceed sa ano, sa kasunod, sa fraction to percent, meron akong ipapakita sa inyo na ano na slide. Ito. Para mas sa maliwanagan kayo. Okay. Conversion of decimal to fraction. Pabaliktad naman ito, class. Ano, pabaliktad. Madali na ba sa inyo kung paano sinosolve yung decimal to fraction? Okay. Ito ang sikreto, class. Ano? Dapat, familiar kayo sa
decimal places of a number. Di ba ganito ang itsura ng ano ng decimal places? Yung nasa kaliwa after ng point whole number 'yon. Yung lahat ng number na nasa kanan after ng decimal, 'yun ay decimal value. Ano? Okay. So paano mo i-convert yung example na 0.24? Dapat familiar tayo nasan yung ano yung kanyang decimal value. Yung bang 24 ay ano, na nasa tens, nasa hundreds, nasa thousand or saan? Nasa hundreds po. Yes, yes. Sino yung sumagot? Si Masaho po, sir. Ah, si Miss Masaho. Okay. Oo, yun. Ano, nasa hundreds. Yung 24 ay nasa hundreds. Yun, 4 is in the hundreds place. Therefore, class, pag nasa hundreds, ang nakita ninyo na decimal value, meaning, ang inyong denominator ay 100. Ano? At ang inyong numerator ay yung value nung decimal. Kagaya niyan, 24. Di 24 hundreds siya. Yung 24 hundreds, pag i-convert mo siya into fraction, ay 24 over 100. Excuse okay. po, sir. May hindi pa po ata na-accept. Ah, may hindi pa? Sige, check natin, ha? Okay. Ayun, naka-automatic to eh. Kaya lang, pag ako ay nasa, ano, nagpe-present at wala dito sa, ano, sa Google Meet, yun, hindi siya nag-automatic na mag-accept. Yun. Okay, sige, continue tayo, ano. Oh, ito. Sige, sino naman ang mag-ano nito? Mag-explain. Sino naman? Sino naman ang gusto mag sino naman gusto mag magsalita? Sige, dali. Pagkakataon niyo na 'yon para marinig yung boses niyo. Malay niyo may nagre-record kasi ako dito eh. Malay niyo ma-discover tayo na magaganda pala ang boses natin. Meron ba may gustong mag-discuss? Wala? Bakit nahihiya? Sige nga, try natin si ano. Try natin sa si Bernadette. Si Bernadette ba nandito? Hello, Bernadette. Bernadette. Yes po. Yun. Bernadette, gusto mo ba na ikaw mag-explain kung paano na-convert itong 0.5 into 5 over 10? Huwag na po, sir. Ha? Nahihiya ka pa? Opo. Ah, sige. Okay lang. Okay lang na, ano, na nakikinig ka naman dyan. Wala naman problema doon. Ano? Pero unti-unti i-develop natin na yung ano, yung mabawasan yung pagkamahiyain. Okay? So try pa ulit nating ano, tumawag si ano to? Si Hannah. Hannah, nandiyan pa si Hannah? Hannah. Hello, Hannah. Hannah, may naghahanap sa'yo. Hannah. Naghahanap sa'yo. Wala, okay. Sige, continue tayo, ano?
Di ba? Sabi natin doon kanina, kung titingnan natin itong example natin dito, tandaan natin kung nasan yung place value. Ano? Dahilan sa example na to, yung 5 is in the 10th place, therefore, ang denominator mo ay ano? 10. 10, correct. Tama. Kaya to convert 0.5 to a fraction, ang equivalent niya ay 5 over 10. Pero pwede pa ba siyang ano? Pwede pa ba siyang may lowest term pa ba yung 5 over 10? Meron po. Yes po, sir. Yes, mayroon pa. Ano ang lowest term ng 5 over 10? 1 half. 1 half. Okay. O, di ba ano? Pag nakakita kayo ng 0.5, pwede nyo i-convert yan into fraction, which is 5 over 10, pero mayroon pa rin siyang lowest term or equivalent value. Tama, di ba? Which is 1 half. O, yun. Pag sinulat nyo ng 1 half tapos minalian kayo, ay ang mali ay yung nag-check. Ano? Tandaan natin sa fraction, dapat siya ay naka-lowest term. Tama? Tama. Okay. Apa. Okay, ito. Itong next. Ano? Convert 0.84 into a fraction. So, anong principles? Titingnan yung decimal places. Ano? Decimal value nung number. At pag na-determine mo yon, kung ano yung decimal place niya, yun yung iyong denominator. Tama? Opo. Okay. So, ito ba? May lowest term pa yung 84 over 100? Yes, sir. Anong lowest term? Twenty-one over twenty-five. Yes, correct. Galing. Sino sumagot na? Dalawa sumagot? Opo, sir. Opo, sir. Si Miss Masaho at saka si may isa pa eh, may lalaki eh. Ako po. Sino yun? Lehana po. Ah, si Jay Raven at saka si Miss Masaho. Ano? Okay, kumusta yung iba? Nakakasabay ba yung iba? Opo, opo. Okay, sige. Opo. Okay, continue tayo ha. Continue tayo. Sa mga example, converting decimal into fraction naman. How about ito? Paano mo kino-convert yung 1.589 into a fraction? Sige nga, paki-explain ito. Meron? May gusto mag-explain? Meron? Hello? Sir, ako po. Si sino yon? Lehana po. Ah, okay. Sige. Si Raven, ano? Opo. Ah, sige. Sige, si Raven yung mag-explain kung paano na-convert yung 1.589 into 589 over 1,000. Sige. So, bali, ganun din po, sir. Nabago lang po ay yung, ano, may whole number po yung decimal. Mm-mm. Kaya yung 1 po, ibababa na lang po. Tapos yung pong decimal na natitira, titingnan din po yung decimal value. Kaya nasa 1,000 po, yun. Yun, correct. Oo.
Okay, thank you, Raven. Ano? Oh, pag nakakita kayo ng ganito, may whole number siya, automatically, dapat ang nasa isip nyo, mixed number siya, mixed fraction siya. Ano? Yan. And, titingnan natin yung huling decimal place, which is thousands, ano, yung 9, pang thousands siya, kaya yung denominator niya ay 1,000. The whole number is 1, the numerator is 589, and to determine the denominator, titingnan lang natin yung pinakahuling place value of the decimal number, which is 9. Siya ay nasa thousands place, kaya 1,000 yung denominator. Okay? Next. O, kaparehas ito, di ba? Sino gusto magano mag-explain ito? Kaparehas sa kaparehas lang ito. Nung kanina. Binring down lang po yung whole number tapos po since nasa tenths place po yung decimal. 10 lang po yung nakalagay. Okay, so 5 over 10 po. Ito ay si Miss Kapilit po. Oh, yun, si Miss Kapilit. Tama, kay Miss Kapilit. Ano? Yun. Yung 25.5, automatically magiging mixed number siya. Yung 25, whole number siya. Yung 5, magsiserve as numerator. And kung bakit naging 10, yung kanyang denominator, dahil siya ay nasa 10th place. Ano, yung 5. Walang ibang kasunod na number. Meron akong question na Miss Kapilit. Miss Kapilit? Yes po. Sa ibang classmate mo applicable din ito. Ano? What if ang given ay 25.50? Wala pong value yung zero. Yes, correct. Ano? What if ang given is 25.500? Wala pa rin po. Yes, very good. Ano? And what if ang given ay 25.05? Ano ang magiging equivalent fractions na? Ang given ay 25.05. Anyone? 100 po yata. Ha? Magiging 100 po yung ano, yung denominator. Sino yun? Sino nasagot? Leana po ulit. Ay, okay. Tama si Raven. Ano? Tama si Raven. Kung ang given na ay 25.05, ang magiging fraction na niya ay 25.5/100. Bakit? Kasi ang decimal place na nung 5 ay nasa 100 place na siya. Ano? Hindi mo na kinakailangan ilagyan siya ng 0.5/100. Same value din naman yun, di ba? Ano? Kahit 5/100 na. Yun. O di yung kung ang given ay 25.05, ano na yung lowest term? 1/2 po. Ano daw? 25 1/2 po. 25 1/2? Pagka ang given ay 25.05? Sir, 25/1/25 po. Yes. Ah? 20 po pala, sir. Ha?
25 over 20 po. Yes, correct. Oh, sino 'yon? Sino sumagot? Masaho po. Yes, oo. Oh. Paano na solve yung 25 and 1 over 20? Sir. Ano po, sir? Maghahanap po kayo nung pwedeng i-divide dun sa 5 over 100 to get the lowest term po. Yes. Ang nakuha ko po ay 5. 5 divide 5 is equals to 1 and 100 divide 5 is equals to 20 po. Yes. Oo. Okay. May nagugulan ba? Yung iba ba naguguluhan? Sir, pa-accept daw po si Ashley. Sino daw? Ashley po, pa-accept daw po. Ayan, okay. Yun lang po, sir. Sige. So, sa ngayon, tayo ay 24 na ang participants natin. Ano? So, yun, very good. Ano? Tama yung analysis. Tama yung sagot ni Miss Masaho nga. Ano? If the given number is 25.05, the equivalent fraction is 25 and 1 over 20. Nasundan? Opo. Yes, oo. Sayang, wala, maganda sana dito, may board nga, ano, para nasusulat natin. Naisip ko lang kasing itanong yun, although wala siya dito, para lang continuous yung discussion natin about dito. Ano, para lang matingnan natin kung hindi tayo nalilito dun sa decimal places. Kasi ang tandaan natin dito, class, ha? Pag kinoconvert natin si decimal point into fraction, tatandaan natin ano yung pinakahuling decimal value nung number. At pag na-determine natin yung decimal value nung number, yun yung ilalagay nating denominator dun sa baba. Ano? Okay na? Nasundan na? Okay. So itong iba dito, kahit hindi na siya natin tapusin, ano, yun na din yung mga example dito. Okay. Balik tayo dun sa module natin. Oh, ito naman. Pangatlo na ito. Fraction to percent naman ang ating pag-uusapan. To change a fraction to a percent, change the fraction to decimal. Example, divide the numerator by the denominator. And then move the decimal two places to the right and affix the percent sign. Ganun lang daw kasimple, class, kung paano kinoconvert yung fraction to percent. Paano daw? Yung fraction, yung kauna-unahan natin pinag-usapan kanina, ano? Iko-convert mo siya into decimal. Alam na natin ang process para ma-convert natin yung fraction into decimal. Di ba? No? Gagamit tayo ng division. Ngayon, pag may quotient ka na, yun yung decimal value. Pag may decimal value ka na, ang gagawin mo lang, imumove mo lang ng dalawang move pa kanan yung point at maglalagay ka ng percentage. Okay. Ito yung halimbawa. Ano? Paano mo daw ililipat sa percentage itong 3 over 5? Di ba sinasabi dito, changing fraction to percent. Ang una natin gagawin yung fraction, ililipat mo natin sa decimal. Pag nailipat na natin sa decimal, madali na siyang maililipat sa percentage or percent. Kasi magmumove ka lang ng dalawang place at mag-a-affix ka lang ng sign ng percent. Okay, itong 3 over 5, di ba ito siya, no? 3 divided by 5. The answer is 0.6. 0.6 times 5, yan, naging 30, ano? Naging 0. Ito ay terminating
decimal. Ngayon, ang quotient mo ay 0.6, paano mo siya i-convert into percentage? Move lang natin yung decimal ng dalawa. Pag isa lang ang minove mo, di 6 lang siya. Ano? Pag minove mo ng dalawa, 60 na siya. Affix ka ng percentage sa sign. Kaya 60%. Nakuha. Hello? Opo. Yan. Opo, sir. O, ito, ito. Opo, sir. Yes, thank you. O, ito, itong ano, itong kasunod na example. Sinong gusto mag-explain? May gusto ba mag-explain ito? Ito, siya ay mixed number. Iko-convert mo siya into proper fraction. Into percent. Ano? Okay. Sige, sino ang ano? Sino ang gusto mag, mag-discuss? O, si ano? Si, may tumas ang kamay. Si Miss Imata ba yon? Yes po. Aliyah, ikaw gusto mong ano? Gusto mong mag-discuss? Yung 2 and 3 fourth po ba? Yes, oo. Sige nga. Yung 2 and 3 fourth po is mixed number po. So, i-convert po muna siya sa improper fraction. Yes. So, yung whole number, itatimes po muna sa denominator, which is 2 times 4 is equals to 8. Tapos ipa-plus po yung numerator is equals to 11. Yes. Tapos, yun din yung parin, mananatili pa rin po yung denominators. Tapos yung 11 over 4 po, saka po i-divide. Yes. So, 11 po, 11 divided by 4 is equals to 2. 2 plus 2 times 4 is equals to 8. 11 minus 8 is equals to 3. Tapos magdadagdag lang po ng 0 ulit. Tapos saka po i-divide yung 30 divided by 4 po is equals to 7. Mm-hmm. 7 times 4 is equals to 28. 30 minus 28 is equals to 2. Magdadagdag lang po uli ng 0. Tapos 20 divided by 4 is equals to 5. Yes. O, paano siya? Paano siya nakuha na natin yung ano? Nakuha na natin yung decimal equivalent decimal value nung 3 and 2 and 3 fourth. Paano naman siya na-convert into 275%? I-move na po yung two decimal po. Yes, okay. So tama 'yon. Okay, virtual clap ulit para kay Miss Imata, ano? Palakpak mo pala 'yo. Hindi lang mata, hindi lang bibig, pati kamay. Palakpakan natin ay. Okay, so na-enjoy nyo ba ang ating usapan? Opo. Okay lang naman. Yun, okay. So parang kakaunti ang ano, parang kakaunti ang nag-i-enjoy. Opo. Ayun. Okay. Si... May question pa. Gusto niyo ba mag-ano tayo? Marami dito akong exercises. Ano? Gusto niyo bang ano to? Subukan? Oh, mayroon pa akong tip sa inyo, may i-discuss pa ako sa inyo bago natin sagutan yung ano, yung mga exercises na yun, kung gusto niyo pa. Ano? Meron ditong tip sa inyo. Paano sinosolve ang kasi andun yung expectation nyo kanina eh. Paano daw isosolve yung mga problem involving fraction, decimal, and percentage? Plus, nakikita niyo yung figure na to? Opo.
Yan, nakikita niyo yung figure na yan, yung parang hugis bilog. Ano? Parang naalala ko yung kanta na yung hugis bilog, hugis bilog. Naalala niyo yung kanta na yon? Oy, nagjo-joke lang ako ng konti, wala na tawa eh. Puro seryoso sila. Okay. So, ito equation, class. Ito equation. Ano, to solve problems involving fraction, percentage, and decimal. Ano? Paano? Yung iba, ang representation nito ay triangle. Triangle sa iba. Yung ito naman, siya ay pabilog na mayroong T sa gitna. Ano, may T sa gitna. Di ba yung malaking T ay ginagamit sa accounting yan, di ba? May accounting na ba kayo ngayon? Wala pa. Wala pa. Oh, baka next sem ano. Pero nung grade anong junior high meron ba kayong accounting? Sa TLE ano? Wala po ako TLE. Wala po. Sige. Anyway, class, ito ang tatandaan nyo, ha. Sa pag-solve ng fraction, ng percentage at ng decimal, itong equation na to. Tatandaan natin yan. Ano? A percent word problem has three values. The base, or yung kabuuhan, the rate, or percent, and the part. Okay. Pag ang hinahanap natin ay base, ano? Takloban na lang natin yung base dyan. Ang equation yan ay division. Tamo, fraction yan, class. Di ba, ano? Pag hinanap natin ay base, tatakpan mo lang siya, P over R ang equation. Pag ang hinahanap natin ay rate, fraction pa din yan, division, ano? P over B. Pag ang hinahanap natin ay P, multiplication lang yan. R times B. Nasundan? Okay. Basahin natin itong halimbawa dito. Ano? Problems can be stated as follows. Find the 20% of 60. What is 20% of 60? 20% of 60 is what number? Okay. Ang R mo ay 20. Ano? Ang B mo ay 60. Anong equivalent percentage of 20%, which is P? Anong sagot? Ang hinahanap mo daw ay P. O di multiply mo lang, ano? Anong sagot? 1,200, sir. Sino yon? Lopez po. Si Mr. Lopez. Hoy, naalala ko, ako'y taga Lopez Quezon eh. Kano ano mo Lopez Quezon? Hindi ko po alam. Ah. Baka ako taga Lopez Quezon ka eh. Malay mo, si Don Mateo Lopez ay ano to? Lolo ng lolo mo halimbawa. Ano, 'di ba? Ano? Pero possibly, 'di ba? Ano, Lopez eh, ano? Apa. O pwede rin si ano, si yung may-ari ng ABS-CBN, o kaya ng Meralco, di ba? Ano, mga Lopez sila eh. Ayun. Okay. Anong first name ni Mr. Lopez? Daryl po. Si Daryl. Daryl, saan ka nag-junior high? Dito po sa PIDAC, sa General Luna po. Ah, taga General Luna. Uy, thank you ha. At welcome sa ano, sa mga taga ibang bayan aside from Gumaca, Quezon. Uy, si Miss Kapilit, oh, nasa likod niya si Secretary Briones. Ano? Uy, huwag kayo mahihiyang magbukas ng camera. Ano, para naman kayo nakikita namin.
Balikan natin si ano, si Miss si Darrell Lopez. Ano? Ang sagot ni Darrell ay 1,200. Tama ba Darrell 'yun ang sagot mo? Apo. Okay. Aha. Tingnan natin ha, Darrell ha, kung may mag-o-object sa iyong sagot. Ano? Sir, yung pong ano. Si Micaela kasi tumataas eh. O Micaela, meron ka bang gustong sabihin? Ikaw na ano. Yes po. Ah, sige. Micaela, anong gusto mong sabihin kay Darrell? Ano po kasi yung 20% po i-ano po muna siya sa decimal, which is 20 divided by 100, which is 0.20. Saka po siya i-multiply sa 60, which is ang answer po is 12. Ayun. So di pwede. Ayun. Sumang-ayon ba si ano? Sumang-ayon ba si Darrell? Pwede, sir. Kasi ganun din naman po yung isang sagot ko. Ah, okay. So ibig sabihin madaling kausap si Darrell, ano? Parang pag si Darrell at saka si Miss Imata ba yung ano? Sino yung sumagot pala? Darrell po. Si Micaela, ano? Ako. Pag si Micaela ang kausap ni Darrell, parang madaling sumang-ayon si Darrell, napansin ko. Hindi, sir. Ah, hindi. Sira ulo ka, Carla. Pero suman din, sabi mo. Ah, good. Wala ka saan sabi, sir. Bravo yun, sir. Kabistuhan tuloy tayo ngayon. Ano? Sino daw? Si Darrell? Ay, Krasi? Hindi ba totoo yun, sir? Si Ma'am Anteo po. Ah, tamo nga naman. Dito pa naman tayo pala magkakab... ano to? Dito natin madidiscover sa business Mateo, ano? Yung mga potential na yun. Ano? Oy! Malay mo, kailangan iporsige, ano, di ba? Ayun. Okay. Thank you kay Micaela, ha? Si Micaela ang sumagot. Pero si Rochelle nga ba yan? Si Miss Kapilit, may gustong sabihin? Rochelle? Yun din pong ano, sa 20%. Ayun din. Okay. O sige, para sa kapakinabangan ng lahat, ano, ulitin natin yung sagot ni Micaela. Ang sagot ni Micaela ay the 20% of 60 is 12. Paano daw siya nangyari? Kasi 20% siya, ano, 20% para kailangan i-convert mo muna siya into decimal. Ang pinakamadaling paraan, class, para i-convert mo naman yung percent to decimal, magmumove ka naman pakaliwa ng dalawang decimal place. Ano? Kaya, yung 20% magiging 0.2. Or, pwede mo naman siyang gamitin yung fraction or yung division na 20 over 100. Same lang siya. Same lang ang pupuntahan niya. Ang magiging sagot muna niya ay 0.2 o 0.20. And then, imumultiply mo siya kasi ang hinahanap mo ay part eh. Ano? P. Ang sabi dito sa equation natin, pag P ang hinahanap mo, R times B yan. Ano? Imumultiply mo yung 20% na ang equivalent ay 0.2 sa base na 60. The answer is 12. Ayan. Nakuha? Opo. Sir, hindi ko po na-gets. Ah, okay. Sino yun? Kataytay po. Ah, sige. Ulitin natin. Ano? Ulitin natin. Okay. Diba, pagka naka 20% ka, imumultiply mo ng 60, medyo mahirap. Diba, ano? Kinakailangan, i-convert mo muna yung 20% sa decimal. Ano ba ang equivalent value ng 20% sa decimal? Ang pinakamadaling paraan ay mag-move ka to the left. Di ba ano? Ng dalawang decimal place. So 20 yan eh. Ang akala natin ay whole number yung 20. Ano? Iko-convert mo siya into decimal. Di pag nag-move ka ng dalawa, magiging 0.2. O 0.20, di ba? Tama?
Tama? Yes, sir. Oo. Pag na-convert na natin into decimal, yung percentage, saka natin siya i-multiply dun sa base. The 0.2 times 60 is equal to 12. Oh, na okay na, no? Nasunda na? Opo, okay na po. Ayun, sige, okay. Thank you po. Oh, welcome. Thank you. Tuloy tayo dito. Ano? Oh, ito. Isa pa sa magandang example. Find 60% of 90. Oh, sinong gustong sumagot? May gusto ba nito sumagot? Change, ito ang paliwanag. Find the 60% of 90. Change this in decimal by moving the decimal point twice. Going to the... Yes, po. Mali ito, ano? Kasi ang sabi dito, moving the decimal point twice to the right. To the left, dapat. Para maging 0.6 yung 60%. Agree? Opo. O yun, medyo na nakakalito yung nasa box, ano? Diba, may arrow. In-explain dito, yung 60%, para ma-convert mo siya into decimal, ang paliwanag dito ay mag-move ka daw to the right. Medyo nalito lang siya na to the right, pero ang totoo niyan ay to the left. Ano? Para maging 0.6. Or, ang ibang pwedeng solution ay ganito. Ano? Change the percent to a fraction and multiply. Yan. Yung 60%, magiging numerator 60 siya. Ano? San galing yung 100? Pag percentage sa ano class, laging 100 'yan. Pag i-convert mo pag yung percentage i-convert mo sa decimal, laging 100 ang iyong denominator. Nasusundan? Yes, opo. Yung 60%, ang equivalent niyan ay 60 over 100. 'Di ba pinag-usapan natin kanina doon? Para ma-convert mo yung decimal into fraction, titingnan mo yung decimal place niya. Tama? Tama. Meron kayong gustong itanong? Wala. May naguguluhan. Ha? Malinaw naman. Malinaw naman, okay. So, ito. Ano? 60 over 100 times 90 over 1. Anong paliwanag dito? Saan nanggaling yung 90? Di ba yung 90, ito yung base? Ano? Yung 60 over 100, yan yung rate. Yan 60 over 100, saka itong 0.60, saka itong 60%, isa yon. Ano? Itong 90, paano siya nakuha? Ito, given yung 90. Saan ang galing yung 1? Tandaan natin, ano? Sabi dito sa box, all whole numbers has invisible denominator of 1. Tama? Tama, ano? Kasi, anumang whole number na divide mo ng 1, the answer is yung given number na yon. Okay. So, ito. At the answer is 5,400 over 100 or 54. Ayan. 54 daw ang 60% of 90. Okay na?
Meron kayong gusto pang itanong? Wala na po. Wala na. Okay, masasagutan na ba 'yung mga ano, 'yung mga requirements natin? Masasagutan na? Okay, siguro masasagutan na natin, wala na namang violent reaction ano. Anyway, kung kayo'y wala nang tanong, ay sa pag-usapan na rin naman natin 'yung all about conversion of fractions to decimal and vice versa and conversion of percentage to decimal to fraction ay di doon na muna tayo mag-e-end ng ating discussion. Ano? And hopefully ready na ang inyong mga output and pag kayo ay binigyan na ng instruction na i-submit ay masasubmit na siya. Ano? Sir, kailan po yung due nun? Actually, ang per module ay intended for 1 week. Kaya lang, based dun sa experience natin na last year, last semester, ay weekly ang pasahan ng mga output. Ano? At particularly yung mga printed module. Pero ngayon, mukhang may pinag-aaralan pang ibang paraan kung paano ang schedule ng pagpunta sa school. Siguro, dahilan sa gustong maiwasan yung pag-sasama-sama ng maraming tao, ay hindi mo nasusundin yung linggo-linggo. Ano? Pero hanggat wala pang announcement, ang suggestion ko sa inyo, dapat ay isang linggo tapos ang isang module or isang lesson. Pero minsan naman na-extend siya, minsan tumatagal ng 2 linggo, depende sa circumstances, depende sa sitwasyon. Ano? Basta, ang suggestion ko sa inyo, dapat i-ready nyo yan para pagka pinapasa, ay may papasa nyo. Sa inyo sa online, walang problema kung tutuusin. Dahil mamaya, magbibigay lang ako ng link, maipapasa nyo na yan. Pero, syempre, ayaw naman natin na mahuli yung mga printed module. Sasabayan natin sila ano ng pagpapasa. Okay? Naunawaan naman yung message? Yes, opo. Ayan. Opo. Okay, sige. So, kung wala nang kung wala na kayong tanong about the lesson, ay meron pa ba kayong ibang concern since the first day naman natin yung ano yung lesson, wala ba kayong challenges sa internet connection? Wala naman. So di lahat ay ano, lahat ay makakasubmit ano? Sir. Yes? Pwede pong pasend nitong record. Na-late po kasi ako. Ay, oh, sure. Ako rin po, sir. Na-late din po. Sige, oo. I-send natin itong recording para at least, ano, pwede niyong balikan yung, ano to, yung mga lesson. Ano? Sige po, sir. Thank you po, sir. Okay. So, next week ulit tayo, ano? Next week ay di ano na tayo, module 2 na tayo. Ano, same time ulit tayo, magsisenda lang ulit ako ng another link para sa virtual class. Okay? I-send ko lang muna sa inyo yung Gagi, si Rochelle. Send ko lang muna sa inyo yung saglit lang ha. Oh, wait lang. I-send ko sa inyo yung link ng submission ng ano, ng inyong output. Wait lang.
Wait lang ha. Okay. So, yan yung submission na link natin ano sa nasa group, nasa chat box. I-send ko na rin lang sa inyong ano, sa inyong sa GC natin. Saglit lang ha. Yan, na-send ko na rin naman sa ano, na-send ko na rin naman sa GC natin. Check ko lang ha, baka maling GC 'yung na-submitan ko eh. Ah, okay, tama naman pala. Okay na. So, kung wala na, thank you sa inyong time, thank you sa inyong participation and hopefully mayroon kayong natutunan sa time na 'to. Ano? Ingat ang lahat and see you again next week. Ano, for another topic of business math. Thank you and bye-bye. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you, sir. Yung mga info pagka tayo ay may mga pinopost ano sa about business math. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Love you po, sir. Keep safe po. Thank you. Ewe.